Ginebra, jackpot nga ba pag kumagat rito sa player na ino-offer ng Meralco para kapalit ni Caperal? So sino ang bolts player at isang sharpshooter na ito? And import ng SMB na si Thomas Robinson and Junmar Fajardo, magiging masip nga ba para sa kanila ang Ilalim? So yan nga mga ka-teammate ang ating tatalakayin. Kaya wag na nga nating patagalin pa. Tara, at atin ang pasadahan yan. So about nga tayo rito sa kampo ng SMB. So kasado na nga po ang 31-year-old 6'10 former NBA player na si Thomas Robinson para maging import ng Beermen sa Commissioner's Cup. So nais nga pong idepensa ng Beermen ang titulo kung saan huling nagkampiyon nga po noon taong 2019 ng SMB sa Commissioner's Cup. So sa mga hindi nga po nakakaalam si Thomas Robinson ay ang 2012 number 5 overall pick ng Sacramento Kings. Bukod nga po sa Sacramento, naglaro pa nga po siya sa koponan ng Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, and LA Lakers. So bukod nga po dyan, sumabak rin si Robinson sa liga sa Russia, China, Turkey, Puerto Rico, and South Korea. Bago nga po napunta siya rito sa PBA na babago niya nga lang pong paglalaroan para naman sa koponan ng San Miguel Beermen. So si Thomas Robinson, ang style nga po ng laro nito, more on post move at puro ilalim. Yun bang mga footback shots, slam dunk, layup. So wala nga po talaga siyang shooting talaga pagdating sa perimeter. At isa pa nga po, ang depensa niya na maaari nga rin pong makatulong dito sa SMB para pagdagdag lakas nga po. Pero ang isa nga pong malaking katanungan rito, mag-fit kaya ito sa SMB? Dahil kahit nga po yung isang analyst sinabi na sisikip nga raw po sa loob pagsabay sila ni Junmar at itong import, at babagal nga raw po yung rotation sa depensa, at si Brondial at Manuel baka nga raw po mabangko pa. So bilang opinion natin rito, may point naman nga po, dahil halos puro ilalim rin kasi ang laro nitong import ng SMB, kung saan nga ito'y pwesto rin nitong si Junmar. Hindi nga po gaya noong dati na ang import nga po ng SMB ay kaya nga pong pumwesto mapalabas man yan or mapaloob, gaya na nga lang po nila Charles Rhodes and Chris McCullough. Pero syempre, titingnan rin natin kung mag-a-adjust rito talaga ang SMB, at atin nga pong papanoorin yan next conference kung ano nga rin pong diskarte ng SMB ang kanilang gagawin para rito. At about naman po sa sumunod nating topic, ayon nga po sa nabasa nating post ni PB Insider News na kasaad rito credit po, how true Meralco is offering Macbello to Ginebra for Prince Caperal. So kung tatalakayin nga natin to, yung estado nga po ng dalawang player na to, pares nga po silang bibihira na rin magamit sa team. Magagamit man sila pero sa maikling minuto. So kung yung Bello, titingnan natin yung konting background nito. Ito nga po yung may taas na 6'4, 29 years old, isang power forward. At si Caperal naman po, may taas nga po itong 6'7, 29 years old, at kayang pumosisyon ng forward and center. So sa estado nga po ng Barangay Ginebra, kung titingnan natin mga ka-teammate, itong ino-offer ng Meralco na si Bello, baka nga po hindi kagatin to ng Ginebra. Bilang opinion, dahil big man nga po ang kailangan pa rin ng Ginebra na maaari nga pong pamalit kila Japet and Sistand. Pero syempre, ang huling halakhak nasa management pa rin yan ng dalawang koponan kung ano nga bang kanilang mapagdedesisyonan. Pero kung kayo ang tatanungin mga ka-teammate, ano ang opinion nyo rito about sa topic nating to? So sa ngayon mga ka-teammate, eto nga lang po muna ang ating sports pasada.